Ngayon ang katapusan ng Wano ay talagang interesanteng punto para sa maraming tao sa ngayon at kahit na si Nagamene ang director ng One Piece anime ay sinabing ang arc na ito ay magkakaroon ng nakakagulat na pagtatapos. Kaya sa tingin ko marami sa atin ang aasa ng espesyal na bagay pero sa palagay ko mayroong isang malaking maling pakahulugan sa tuntunin ng estado ni Luffy sa katapusan ng Wano at sa pagpapatuloy nito mula doon at ito ay si Luffy ay magiging isang yunko na isang ideya na aking gusto sa maagang yugto ng Wano pero sa tuwing matanto natin ang mga setup na ginawa ni Oda sa kabuuan ng kurso tulad ng post-time skip at lalong-lalo na sa kaganapan ng Reverie kung saan ang tiyak na bagay ay nagsasabi na hindi ko iniisip na may sino man ang magiging yunko mula dito. Ngayong ibinigay na maaari nating sabihin na si Luffy ay isang yunko dahil sa kung ano ang nangyari sa Whole Cake Island kasama si Big Mom pero muli atin din maunawaan na ito ang reputasyon ni Luffy na binus ni Morgan sa pinakamataas na limitasyon dahil sa realidad si Luffy ay hindi talaga isang yunko at nakita natin ito mula sa ibang yunko na hindi kinikilala si Luffy sa puntong hindi sila naniniwala sa fifth yunko. Meron si Big Mom na sinasabing hindi talaga siya natalo, meron si Blackbeard na sinabing si Luffy ay hindi pa rin handa at masyadong maaga para kay Luffy na maging yunko at kahit na si Shanks. Ngayon kahit na sinabi ni Shanks na maaari silang magkita sa madaling panahon sa tingin ko ay kinikilala lamang niya na si Luffy ay patuloy na lumalakas at marahil ito ang dahilan kung bakit sinabi niya sa lalong madaling panahon. Ngayon, pagdating kay Luffy sa pagiging fifth yunko pagkatapos ng Whole Cake ito ay tila hindi masyadong kapani-paniwala sa tuntunin ng perspektibo ng ibang yunko at syempre pati na rin sa ibang mambabasa pero sa mundo ng One Piece ang mga tao ay marahil kinikilala si Luffy bilang aktual na yunko tulad ng mga mamamayan. Ngayon sa katotohanang pagsasalita bago tayo dumating sa Wano sa tingin ko sa puntong ito ng kwento si Luffy ang tunay na taong malapit sa yunko, ibig sabihin ito na kung tatanggalin natin ang yunko sa kwento si Luffy ang magiging o marahil pinakamalaking pirata sa karagatan at ito ay hindi lamang batay sa kanyang crew pero pati na rin sa puwersang kanyang nakuha sa panahon ng Dressrosa. At ito ay nakakatuwa dahil ang mga taong ito ay piniling sundan siya ng walang pasubali dahil si Luffy ay hindi gusto ang anumang hukbo sa loob ng kanyang puwersa at gaya ng parallel na idinidikta ang kanyang crew ay nagbabahagi ng maraming pagkakatulad sa crew ni Roger sapagkat ang Roger Pirates ay nababatay lamang sa mga individual sa kanyang barko. Marahil ay nakipagkaibigan siya dito at doon pero sa karamihan ng parte ang kanyang crew ay nag-iisa lamang barko. At ating nakita ito sa panahon ng Edward noong nilabanan niya si Shaki, ito ay isa laban sa daan-daang barko. Kaya maaaring ibatay ito ni Luffy mula kay Roger, sila ay hindi nakatali sa anuman ang tanging gusto lamang nila ay malayang maglayag sa karagatan para pumunta sa mga lugar na kanilang gusto at ito ay nakatali sa kung paano si Luffy ay hindi magiging yunko. Ngayon malinaw na para malampasan ni Luffy si Roger nangangailangan siya ng ilang tulong kahit na hindi niya gusto na ito ang dahilan kung bakit mayroon ang Grand Fleet na ito ay sinabi na ang mga individual na ito ay magdudulot ng malaking pangyayari sa kwento. At kahit na si Luffy ay hindi gustong pamunuan ang sino man ang mga tao ay lumalapit sa kanya at pinipiling sundan siya ng walang conditions. Paulit-ulit nating nakikita ito sa kurso ng kwento pero bumalik tayo sa pagiging yunko ni Luffy, maraming tao ang kumukuha sa bounty ni Luffy pagkatapos ng Whole Cake na isang setup para kay Luffy para maging opisyal na yunko pagkatapos ng pagtatapos ng arc na ito at ang diskusyon tungkol sa ibang yunko ay lumilitaw din tulad ni Kid dahil siya ay halos karibal ni Luffy sa ilang kahulugan. Kaya dahil si Kaido ay matatalo umaasa tayo na may bagong yunkong lilitaw pero sa tingin ko hindi ito ang kaso, muli pagkatapos ng build-up na isang uri ng foreshadowing mula sa Reverie, hindi ko nakikitang ito ang mangyayari pagkatapos ng Wano, pero iniisip ko na ito ay magandang ideya para kay Oda na gawing hindi tunay na yunko si Luffy pagkatapos ng Whole Cake, sa tingin ko ito ay isang bagay na sinadya para sa atin mga mambabasa. Ang titulong yunko ay napaka-prestigyoso sa kwento na palagi nating gustong makita sa anumang bahagi ng kwento na si Luffy ay makukuha ang titulong ito at gaano ito ka-hyped at ito ay hyped sa chapter 903 kung saan nakita natin ang ating bata na si Luffy ay pumunta sa palaruan kung saan makikita natin ang maraming top tier na tao. Kaya sa isip ko ito ang pagkakataon na naramdaman ni Oda na magbigay ng ilang hype para kay Luffy.
Kaya ibinigay niya ang titulong yun ko kay Luffy pagkatapos ng Whole Cake dahil alam niyang walang pagkakataon pagkatapos ng Wano at muli, ito ay hindi dahil ang serye ay malapit sa kanyang climax pero ito din ay isang ideya na nanatiling hindi pagbabago sa karakter ni Luffy sa kabuuan ng kurso ng kwento at ito ay ang ideya ni Luffy na maging malaya. Ngayon una sa lahat ano ang yun ko? Ang Yunko ay ang apat na pinakamalaking pirata sa New World at ang mga piratang ito ay may malaking puwersa at maraming isla ang ginagamit bilang kanilang teritoryo, at depende sa isang Yunko sila ay palaging naghahanap ng paraan para lalong lumakas para maabot ang kanilang layunin na maging Pirate King. Dapat kong sabihin na may ilang exception sa patakaran na ito at ito ay sina Whitebeard at Shanks, tila sila ay walang pakialam dito pero sa ibang Yunko ito ay nai-apply sa kanila ng 100%. Ngayon kahit na sila ay naka-stationary ng maraming taon sila ay may palaging ambisyon na makuha ang antas ng Pirate King pero hindi nila magawa ito dahil sa maraming sagabal sa kanilang daan. Kaya sa pagiging Yunko ay dumarating ang mindset na gusto mong sumakop at makakuha ng isla na pagtatayuan mo ng isang imperyo. Ngayon maaari kong maisip na ito ay isang uri ng pananakop na maaring maging ni Captain Kidd, at ito ay parang nakatali sa kanyang parallel kay Shaki pero ang opinyon na ito ay isang bagay na hindi kailan mo makikita kay Luffy dahil si Luffy ay walang mindset na maging manlulupig kahit na mayroon siyang conquerors, at muli ito ay bumabalik sa kung ano ang iyong kalooban. Para sa sinuman katulad ni Kaido marahil ang bagay na tulad ng pananakop at lakas ay ang mga bagay na gusto niyang masakop pero para kay Luffy ito ay ang kalayaan at pagkakaroon ng abilidad na magligtas ng tao mula sa naghihirap at malinaw na ito ay nakatali kay Joy Boy pero muli ang hari ay dumadating sa naiibang hugis at anyo at ito ay hindi lamang literal na pagsakop sa mga bagay pero pati na rin pagsakop sa ideya tulad ng kalayaan at lakas at hindi mo makikita kailanman si Luffy na gawin ang ginagawa ng ibang Yunko at sinabi din niya ito kay Rayleigh na ayaw niyang sumakop ng anuman. At ang isa sa kanyang dahilan para maging hari ng pirata ay maging pinakamalayang individual sa karagatan, sa makatwid, at sa kahulugang sakupin ang kalayaan mismo. At ito ay tila nakatali kay Luffy na ayaw okuhin ang responsibilidad na mamuno dahil ayaw niyang maitali sa isang bagay at sa makatwid tutol siya sa ideya ng Grand Fleet na paglingkuran siya. Nakikita ni Luffy ang kanyang crew bilang importante gaya ng kanyang sarili, hindi siya nakatali sa anuman. At sa totoo lamang ito ang gumawa kay Luffy bilang nakakahangang karakter dahil ang King's Haki ay sinyales ng isang taong may katangian na maging hari. Ang mga taong may ganitong haki ay pinaniniwala ang may kakayahang mamuno at nakatataas sa iba, gayunpaman meron si Luffy sa ilang kahulugan na sumasalungat dito pero ito ay gumagawa ng kahulugan. Sa tuntunin ng ideya ni Luffy sa kung ano ang pagiging Pirate King ay literal na hindi ka nakakulong sa anumang bagay na gumagawa sa iyo bilang pinakamalaya. Si Luffy ay magiging isang taong sinakop ang ideya ng kalayaan at sa kahulugan na gumagawa kay Luffy na maging hari ng pagiging malaya siya ay nakatayo sa itaas sa pagiging pinakamalayang individual sa mundo. Kaya sa pagtatapos ng Wano ipapalagay ko na si Luffy ay maipapareho sa estado ni Roger sa kanyang panahon bilang dakilang pirata at kanyang pagbabago mula doon, ay ang Pirate King. Ngayon isang bagay na hindi ko nabanggit ang estado at ano ang magiging kondisyon ng mundo ng One Piece pagkatapos ng Wano kung isaalang-alang na si Kaido ay matatalo at ito din ay may dagdag sa kung bakit si Luffy ay hindi makukuha ang titulong ito dahil sa tingin ko ang sistema ay masisira pagkatapos ng Wano at ito ay nakatali sa ilang bagay na gusto kong pag-usapan tulad ni Blackbeard at Shanks. Ang Great Cleansing at ang pangkalahatang estado ng mundo ng One Piece pagkatapos ng Wano pero ito ay para sa ibang video dahil maraming bagay ang pwedeng masabi dito, at dito nagtatapos ang video natin ngayong araw, sa palagay ba ninyo na si Luffy ay maging Yunko pagkatapos ng Wano o sumasang-ayon ba kayo sa akin, comment ninyo ang iyong saloobin sa ibaba, like ang video kung nagustuhan mo ito at mag-subscribe din sa channel para sa iba pang One Piece content. Tuldok! Palaging mag-ingat at magkita-kita tayo sa susunod kong video.